Hello guys! Welcome back to my channel. Okay, and ako po ng Diyos. Meron na naman po tayong panibagong vlog. But before I start guys, please don't forget to hit the subscribe button kung hindi po kayo subscriber. And please click the notification bell para po updated kayo sa mga videos ko. Thanks in advance guys! At ayan na nga guys, no? Ginabi na naman tayo ng uwi. Kasi tumatayo tayong laborer ng ating manggagawa. So right now, this is the part 2 of our, ayan guys, improvement, no? Na ginawa. So ayan, dalawa pa lang po ang ating ilaw right now. Ayun. Tsaka ito sa likod. Automatic light po 'yan. Nagbubukas po 'yan pagka gabi na at namamatay pagka may araw na. And ayan, nag-install na rin po ako ng camera right here para po ma-monitor ko itong mga nasa labas. So ayan. Medyo malabo po ang ating nakukuhang video, no? Pero right now ayan. This is the 20th day, no, ng ating renovation. Talagang focus po kami ngayon sa ano pa lang, sa drywall at saka sa ceiling, no. Almost done na po, no. Nandito na po kami sa moment na nag-i-skim coat na kami ng ating mga pinag-rebits, no. Ayan, no. Ayan, again, yan po ang ating update, no? Medyo marumi, no? Ayan. Okay. Mapapansin nyo guys, ayan, no? Gin-grinder po yan para po maging smooth yung surface natin, no? Ayan. Tapos gasa tape na rin po. Sandali. Ayan. Nakagasa tape na, no? Ito yung ano natin. Ayan, no? Halos nakasara na talaga lahat, no? Baka nagtataka kayo bakit wala pa rin enclosed dito or nakasara dito. Kasi sinadya ko talaga siyang wala pang isasara dyan. Kasi I will make this a single room muna. And then this one, ito yung second room natin. Possibly ito yung pinto ng talagang first room, sarado dapat to from here to there kasi ito yung ano natin, no? Ayan. So hindi ko muna pinasara, no? This is the door to the kitchen. Ayan. Kitchen of course, then the bathroom, then ayun na yung paglabas dun sa likod. Ayan, ito na yung sa likod. Ayan, ayan, no? Ito na rin natin ilagay ito. Switch ng mga ilaw sa labas. Ayan. So kung ito naman, tingnan nyo ito. Kung napapansin nyo guys ito, sa mga nag-aano sa atin, yung mga nagsisiling. Ayan guys, so share ko lang sa inyo, no? So kung kayo, nagpapagawa din kayo ng ceiling ninyo, no? Ito konting ano lang, ha? Konting idea lang. Dahil napanood ko lang din ito sa ano, online, no? Sa YouTube, sa lahat, mga nagpapagawa sa ceiling, no? Ayan, kung mapapansin niyo guys, ayan, no? Malalapit yung pinag-rebets ng hardiplex, no? Ang ano kasi niyan guys, ang spacing kasi niyan is 1 foot or 12 inches. Ang mga iba kasing nagsisiling guys, usually ginagawa lang nilang ganito. Yan, ganyan kalayo. 16 inches. 16. Tingnan niyo yung difference. Ito malapit to, di ba? Ito 16. Kaya ako pina-16 ito tapos pinaliit ko na yun doon kasi magkakaroon ako ng small opening dito. Pero iba pa rin kasi talaga na pare-pares 12 inches or 1 foot 12 inches. Yan o. 12 inches yan. Yung difference niyan, difference niyan, difference niyan, difference niyan, puro 12 inches yan. Anong, bakit ko sinasabing ganun? Kaya ako sinasabing ganun guys kasi mas matibay po ang ating ceiling kapag ka mas maliit ang gap
ang gap nila, no? Siyempre, the more na maraming kinakapitan ng hard duplex natin, the more na matibay yung pagkakagawa niyan. Yun lang, medyo talagang ano yan, medyo tataas ang labor cost natin dyan. And of course, yung materials natin dadami. Dadami yung mga rivets natin, dadami yung mga hanger natin sa taas, yung mga laman-laman loob niyan sa loob, kung nakita niyo yung part 1 ng video na ito. And then yung mga faring kung saan naka-rivet yung mga yan. And then syempre marami rin yung kakainin na skim coat dahil lahat yan i-skim coat yan, yung bawat rivets na yan, no? Para maging smooth yan pagka pininturahan na. So ayun, yun yung share ko sa inyo, no? Sa ano pala, sa ano guys, sa mga materials pala, kung yun nga, dahil ako Pampanga area ako, no? Unfortunately, dito sa area natin dito sa may Sapang Maysa, Mexico Pampanga or Amaya Escapes Pampanga, nakakalungkot, pero usually yung mga ano natin dito, yung mga suking hardware natin dito, suking construction supply natin dito, medyo mahal sila, no? Kailangan ko pang pumunta ng Mabalacat just to buy cheaper products or cheaper materials, kasi malayo, no? Ang mga gamit natin dito ay may kanya-kanyang kapal yan. Yung kaya ko nasabing malayo yung price, kasi just imagine guys, no, yung 0.5 na lang ng, ang sinasabi kong 0.5 na yun guys ay yung kapal ng metal. 0.5 yung metal faring na ginamit natin dito, pero merong mabibiling 0.6, 0.7 ng mga metal faring, no. However, dito sa area natin sa Amaya Escapes Pampanga, yung mga metal faring na yan is ayan, kahit dito guys, ito ang ginamit dito ay sa drywall na to is metal studs naman. Meron din silang kapal na 0.5, 0.6, 0.7. So kayo na mamimili kung ano yung mas okay sa inyo. Siyempre, the more na makapal yan, the more na matibay yan, no? Ngayon, ang nakakalungkot kasi dito guys, nag-ikot-ikot ako dito sa buong Pampanga. Actually, sa buong Pampanga na ako nag-ikot, no? I even reach Angeles and San Fernando just by looking some materials. And yun nga, talagang sa Mabalacat lang tayo nakahanap ng mura. Hindi ako magdi-disclose ng hardware or construction supply kasi hindi naman tayo sponsored, pero somewhere in Mabalacat, yan ang pinakamurang bilihan ng mga materials, no? Ganito ko na lang sasabihin sa inyo kung paano kong sasabihin, guys. Ito metal stud, no? May 0.5 nito, merong 0.6. Dito sa area natin, sa Sapang Maysak, Mexico, Pampanga, sa malapit na Amaya Escapes, Pampanga, yung presyo ng ganito, kung bibenta nila sa atin to, 120 ang isa. Ang kinain na metal studs ng ito, ng ginawa natin ito, no? Yan, yung mga drywall na yan, lahat yan, ang kinain yan, dito sa loob. Yan guys, so, lahat ng yan, kabilaan yan, eh. No? Ang kinain niyan is almost 45 na metal studs, 45 pieces na ganito. So, i-multiply mo 'yon sa 120 pesos kung yung kapal ng metal studs mo ay 0.5 lang. Ngayon, sa Mabalacat guys, may mas makapal na ganito. 0.6 ang kapal, pero mura. Nasa 105 lang ang per piraso, no? Dito, manipis na yung binibigay nilang kapal, pero mahal pa. Ganun katindi yung mga, unfortunately, dito sa area natin dito, no? Ngayon, kung bibili ka naman din yan, meron naman, pag kunyari maramihan naman yung i-orderan ninyo, orderin ninyo, maano, pwede naman siyang ipa-deliver. Tsaka, mura lang naman ang delivery fee kung sakali. Dahil just imagine kung how much yung masisave ninyo sa 45 pieces na ganyan. Eh, hindi lang naman yan ang binibili nyo. Sasabihin nyo na rin itong hardiplex or kung anumang Fison board na gagamitin nyo.
Which is ako tulad niyan. Hardyplex talaga yung gamit ko. Pero mayroong ibang brand na mas mura. Ayan. Ecoplex ba yan? Oh, Ecoplex. Ito, kaya ako binili to kasi pang CR lang naman yan. Hindi ko naman kailangan ng makapal na ano para sa CR. Kasi ayan, guys. Binuksan kasi namin tong CR. Ayan. Tinignan namin kung merong, kung saan yung source ng leak. Kasi meron siyang leak eh. No? Ayan. So, I am saying this kasi it will help you a lot, no, sa mga nagpapagawa. Ang unang-unang tinitingnan natin is yung materials kasi magdidepende lahat ng yan sa mga materials na gagamitin natin para makasave tayo kahit papaano ng mabibili natin, no. And unfortunately dito sa area natin is talagang mahal ang ano nila. Mahal ang mga paninda nila. Ito lang guys, ito. Itong insulation na to. 50 meters yan sa Mabalacat, doon sa sinasabi kong nagbebenta ng ganyan, nasa 2,200 lang yan. 2,200. While here, ang per meter niyan is nasa almost 100 pesos na. So 50 meters ito. Just imagine 5,000 or 4,000 plus kung 50 meters mong bibilin yan. Ganun katindi, no? Pero sa Mabalacat, 2,200 lang yan. Yung ibang mga hardware at saka construction supply sa Mabalacat is mataas lang konti. Siguro mga 2,600. So hanapin nyo na lang yung nagbebenta ng 2,200 na insulation. 10mm yan guys ha. Parang ano kayo, 10mm yan at double yan. Double insulation yan. No? 2,200 lang yan. 2,200 lang namin nabili yan. Just imagine that kung gaano ka tipid ang nangyari dyan. Ito rin. Liso, no? Ang ating metal sheet, no? 1.0 ang kapal nito, guys. Pag binili nyo ito sa mga hardware supply dito or construction supply dito, nasa 1,100 yan. Pero dun sa sinasabi kong nagbinibilang ko ng murang materials is nasa 880 pesos lang ang presyo niyan. At meron ding mga nagbebenta ng hardyplex yan. Itong mga hardyplex nito per piraso na hardware, eh, yung binibigay nila sa inyo, hindi naman tunay na hardyplex. Tulad nga nasabi ko, ayan, yan ang ibibigay nila sa inyo. Ecoplex. So, this type of Fison board are just cheaper. Iba pa rin yung quality ng hardyplex na tulad nito, no? Ayan. So, may mga nagbebenta nito, hardyplex, sasabihin nyo, pero iba yung ibibigay nila. Hindi siya hardyplex talaga. So, sasabihin nyo, kung talaga, no, dapat hardyplex na, totoong hardyplex. Yun lang, again, ang hardyplex ay medyo may kamahalan talaga. Nasa 600 to 700 each ang 4.5 mm or 316 or nasa 1/4 na yata yung kapal ng ganyan. No? Ito yan, guys. Ayan. Yan ang kapal ng 4.5 mm. Huh? Ayan. So, ayan, yan yung kapal ng 4.5 mm. Meron mas cheaper dyan, yun yung 3.5 mm. Pero hindi na siya advisable, lalo na sa mga drywall na ganito. Kasi actually, dapat nga ito, 6 mm na ito eh. Dapat yung medyo mas makapal pa. So that, hindi siya agad masira, diba? Pero ganito man, nilahat ko na. Ginawa ka ng 4.5 lahat. 4.5 ang ceiling, 4.5 ang drywall. So, hindi naman namin sigurado, hindi naman siguro tatamaan yan mga bata or kami. Hindi naman kami nang babangga ng drywall, no. So, yan ang nangyari, guys. Huh? This is the first room. No? Yan. Okay. So, ito yung main door natin, di ba? So, kung matatandaan nyo, yan yung ano natin. Yung pinalagyan ko ng grills, yung parang anchor ng bahay. Main door. First room. Then, this is the second room, supposedly. Huh? Sasarayan dapat dito. Pero hindi ko muna siya pinasara. Then this is my door to kitchen. No? Yan. Yan yung ano. Yan. Yan yung sinishare ko lang sa inyo guys para malaman nyo na yun nga. Sadly, wala po akong nahanap na murang nagbebenta ng materials dito sa area natin. At masakit sa bulsa, no? Yung materials natin. No? Yan. So, tingnan natin sa labas ha. Kita nyo. Ayan siya guys. So right now, ayan, ganyan siya. No? Ayan. No? Ayan. Ganyan siya guys.
No? Tignan natin sa labas yung drywall. Yeah. Oh, ayan, sinasabi ko guys. So this would be the first room. First room yan. Dapat sarado yan. Hindi ko muna pinasara. Then of course, that's the second room na nandun. Sa likod ng main door. And of course, our loving gate. Ayan, meron na tayong gate. Medyo malabo sa gabi, no? Pero maggagawa rin ako ng vlog na part 3 nito para makita nyo pagtapos na ang ating bahay. And ayan pa rin guys, so nakaabang pa rin ang ating mga linya ng ilaw. Soon, magkakailaw lahat yan. Yan, yan. Tatantarin ko ng ilaw yan guys para maliwanag ang ating area, no? Ayan. Kulang kasi ng ilaw dito guys kasi medyo malabo yung ano natin, yung solar light natin, yung ano ng HOA, no? Ayan. No? So yun guys, ayun pa lang ang update natin ngayon. So this is the 20th day ng ating renovation or improvements ng ating bungalow pad. And so far, yung pa rin po ang ating gumagawa. Ayan, siya pa rin. Yung pa rin naman ang gumagawa natin. So kung meron kayong balak ipagawa, no, ang masasabi ko lang guys is, sulit yung ano, yung ano guys, yung manggagawa ko, no. Ang usapan kasi namin talaga kontrata talaga, no. Kaso nga lang nabitin kasi siya. So, sabi ang suggestion nga niya is sige, okay lang sir. Para sabi niya, okay lang sir kahit na maalugi na ako doon sa nasabi ko kasing kontrata sa inyo is lugi na talaga. Ngayon sir, tatapusin ko na lang. Ngayon naawa naman ako. Ang ginawa ko guys, tinulungan ko na lang. So ina-assist ko siya total araw-araw naman ako pumupunta rito sa bahay, no. Tapos siya, ano siya? Ginagawa niya 'yung bahay, then pag kailangan niya ng tulong, tinutulungan ko siya. Hindi na siya nag-hire pa ng laborer niya. And then ang ginawa ko pa, parang ang dating is naging arawan na lang siya kasi parang naging arawan na lang siya kasi na short na rin siya sa oras . Na short na siya sa timeline. Actually kasi itong taong to, parang inosente to, itong ano, yung gumagawa ko. Para siyang, ano, alam niyo yun, yung parang, hindi naman siya sa baguhan . Pero hindi siya kasi masiba guys. Hindi siya yung contractor na klase na, ano, na, ano man tawag doon. Yung, hindi siya yung gahaman sa pera. Yung after, yung talagang habol niya is makuha niya yung project. Sumakto lang na magkaroon siya ng income, okay na. So ngayon, ika-third week na namin, no? So definitely medyo luging-lugi na kasi siya kasi nga lumilitaw na, parang arawan na lang siya. So yun na, ang ginawa ko na lang. So dun sa mga kulang na araw na ginagawa niya pa yung bahay, I think 2 weeks na lang siguro matatapos na niya to, no? So sa 2 weeks na yun, another 1 week yun yung extended. Yun yung ginawa kong parang ang arawan niya is parang yung rate na lang niya is arawan na lang, which is 750 800. Okay na yun kasi just imagine guys, solid. Alam nyo, hindi niya kami maiwan. Alam mo yun, yung alam nyo yung taong tamad . Siya guys, inaabot na siya ng 7 PM just to finish the job sa abot ng makakaya niya para lang matapos yung project. At walang angal-angal yun guys. Siguro papahinga lang siya ng lunch break, konting kape, tsaka tinapay sa hapon. Yun lang guys, pero inaabot pa rin siya ng gabi. Ganun siya katinding klase ng manggagawa. At saka ito pa guys, take note lang. Ano siya guys, mapagkakatiwalaan. Ilang beses ko nang naiwan yung cellphone ko. Pwede niyang itakbo yun. Pwede niyang sabihin na nawala yung cellphone ko, no? Pwedeng na misplace ko in other places. Pero hindi guys. Hindi, alam niyo yun, yung trusted yung tao. Hindi siya yung hindi magalaw yung kamay niya. Hindi rin siya yung may mga trabahador na tamad . Yung anong tawag dun sa ganun, yung ang habol lang nila is yung pera, tapos yung oras tinitingnan nila. Ganun sila. Itong klase ng nakuha ko dito guys, yun nga, inosente siyang klase ng tao sa pagsingil ng labor. Pero hindi niya na-anticipate lang na mali yung costing niya sa labor. So sa labor na yon, luging-lugi siya talaga doon sa napag-usapan namin. Kaya ang ginawa ko, in-adjust ko na lang. Ang ginawa ko, dagdagan natin so that meron ka pa rin iuwi sa pamilya mo na kahit na, ayan, ganyan nga, na nagkakaroon tayo ng problema na ganyan. Kasi siyempre guys, papasok siya. Just imagine, galing pa siya ng Mabalacat,
tapos may service siya na tricycle, pupunta siya rito. Yun lang gas niya, guys. Sobra, sobra talaga. Tapos siyempre medyo mahigpit din tayo dito sa Hoa. So just imagine yung patience niya, tapos yung perseverance niya to get the project. Napakalaki, napakalakas. At saka alam niyo, hindi siya yung makwendang klase ng tao. So yun, guys, sinishare ko lang sa inyo. So that kung in case na meron pong magbalak may pagawa sa inyo, pag-usapan nyo na lang, guys. Pero yung trabaho niya, quality, wala akong masabi. Hindi siya yung klase ng tao na maano sa ano. Hindi siya yung klase ng tao na matatalo kayo. Sulit kahit na actually gawin nyo lang siyang arawan or something na mag-usap kayo ng konti sa kontrata, ganyan. Ang pinagawa ko rito, guys, tiles, ceiling, gate sa likod, drywall, painting. Tapos yun ngang bubong, guys, balak ko pang ipapintura din. Kasi nga, nababahala ako na, siyempre, 5 years old na rin yung bahay. So, ano ba naman yung konting pintura, diba? Mabigyan siya ng isang fresh coat. Pinabulkasil ko din yung bubong sa kanya to check kung merong, ano, kung merong leak. Ayan. So, ayun. Guys, hindi siya makwentang tao, no? Dumating yung time na kala ko makwenta siya, pero hindi. Tapos, ang ginagawa ko, guys, binibigyan ko lang naman siya ng pangmerienda niya. Masaya siya. Masaya naman siya sa buhay niya. Ganun lang ang gusto niya, guys. Meron lang siyang, ang gusto niya lang, meron siyang tubig, meron siyang merienda, kahit papano. Pero yung lunch, siya pa yung nagdadala ng baon niya, tsaka pagkain niya. Ganun, guys. Maiiwan niyo siya. Promise. Siya yung klase ng trabahador na hindi kayo mangangamba na mawawalang gamit, mawawalang kung anong valuable things ninyo. Ayan. So, kung may mga napapanood nyo to, guys, at may balak magpagawa, try nyo siya. Hindi marerecommend ko. Definitely. No? Hindi pa man tapos ang aming project, pero alam nyo yun, sa pinapakita niya sa akin, iba. Iba talaga. No? Hindi man, actually, ito nga, guys, hindi man nga niya alam na vlogger ako, eh. So, gusto ko lang din makatulong sa kanya. Siyempre, after this project, hahanap na naman siya ng bagong project. And, ayun nga. Siguro, again, ipapost ko niyan yung, ano niya, yung contact info niya after kung mailabas yung part 3 ng video na ito. Hopefully, abangan ninyo. No, guys? So, yan. So, for now, yan na po ang ating update sa ating house, mini house improvement. Yan. Okay? So, thanks for watching, guys. See you again sa part 3 naman. Hopefully, matapos na po natin to. And, ayan. Shush! Bye! Keep safe, everyone. Thanks be to God. Bye for now. Bye!